Cartoon Channel, John Rescar Vlog. Muli ako si Risa nang babalik. At ang topic natin ngayon ay kung paano naman ako gagawa ng leche flan gamit ang uling. Kung nung una ay super kalan, ngayon naman po ay sa uling naman natin lulutuin ang aking leche flan. Same procedure pa rin, same pa rin ang gagamitin kong mga sangkap. Ang pinagkaiba nga lamang ay paglulutuan. Pero guys, kung bago ka pala sa channel ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa latest video na i-upload ko. So guys, ito na nga, magsisimula na nga tayo. Sa ngayon, tinanggal ko na ang egg yolk sa shell niya. So ito guys, ang gamit, una muna, ang gamit natin ay ang kalandi uling, steamer, yan, pang mix, gatas na dalawang jersey, condensed, 410 ml above, yung 15 pieces na egg, aluminum foil, yung ating lianera, asin, baking, vanilla, kutsara, at kutsarita. So guys, sa ngayon ay tinanggal ko na nga ang egg yolk. Ito na po siya. Ito na. Kita po ba? Ayan, egg yolk. Yan na po siya. Magmimix na po tayo. Ito rin po yung kanyang, yan. Tapos yung kanyang shell. Ito guys, pwede nyo itong ilagay sa halaman, sa mga mahilig sa plantita. Yan. Pataba. Okay. So, ito guys, ito pang relleno naman kung gusto nyo. Relleno ng bangus. So, separate lang natin yan guys. Magsisimula naman na tayo mag-mix. So, same procedure pa rin ha. Ito pa rin yung imimix natin ng maigi. So, start na po tayo guys. Next naman yung dalawang jersey. Check nyo rin yung gatas nyo guys. Baka minsan i-expire. Tingnan nyo lang yung expiration date. Mahirap na kasi. Yan, bubuhusan po natin. Kita po. Guys, ang gatas, pwede mo siyang, kapag pambenta ko kasi, minimix ko siya ng mamahaling gatas, like Alaska condensed. Oh guys, ito, magkakaramel na po tayo. Nalagyan ko na rin yung yanera po ng asukal. So, ayan po, nakaready na rin po yung aking tubig. At galaw-galawin na po natin ang ating yanera habang yan, nakalagay. So, guys, madali lang po ito. Huwag din haba lang ng pasensya. At para makapitin ng masarap. Yan, galaw-galaw lang, galaw-galaw. Para magparintan po siya, guys, mamil. Oh guys, ha. Ito guys, napakahasil po siya kasi nga, mauling. Pangalawa, yung maglalagay pa siya, maglalagay pa tayo kapag naubusan. So, di ba, mas hassle kaysa sa super kalan. Pero, ang gusto ko lang dito is yung mga taga-probinsya na gamit ang uling, then marami naman silang mga itlog. Pwede silang gumawa ng dessert. Manood lang sila ng vlog ko para alam nyo. Guys, yung asukal, check natin na baka may maduming asukal. Gamit na po tayo ng wash. Pwede rin. White, pwede rin po. Saan po kayo mas, Ayan guys, so medyo ingat lang tayo nito guys kasi mainit. Tapos, tiyakin nyo lang yung uling nyo is hindi yung mauso kasi magagamit yung kapitbahay natin. Ayan, di ba ang ganda? Ayan. Luto na siya. Wala na siyang
bobong asukan. So, ilagay naman natin siya dito. Tapos, ito naman. Oh, guys. Ating size yung ginamit ko, guys. Ha? Ito naman yung maliit. Wait. Ito rin, kailangan talagang galaw-galawin yung guys para magbantay. Kasi, kapag hindi, masusunog yung asukal. Mapait po siya sa leche plant. Then, tiyakin nyo lang din siyempre na ano siya yung, hindi, yung mga, ano niya, yung mga maliliit na mga abo kung sa, ano, ingatan po yung hindi mapunta sa leche. Kaya dahan-dahan din po. Yan. Madali lang to guys. So guys, ito na, tapos na. Ayan, na-melt na natin gamit ang ating, oh, hawakan na. Ayan, okay na siya guys, maglalagay na tayo na. Pero bago, isala muna natin yung tubig natin para habang naglalagay tayo ng syrup, eh, mainit na rin yung pala natin. Guys, ito na yung mahirap dito eh. Ayan, maglalagay tayo ng uling, madudumihan tayo. Pero okay lang yun guys. At least makakatikim tayo ng masarap na leche. Ayan. Pakukuluin natin siya. Guys, ito na. Tapos na natin siya ma-melt. O, ayan. Ang ganda na. Maglalagay naman tayo ngayon ng syrup. So, ito guys ha. Tatakali natin ngayon 200 ml kasi pagpambenta, tinatakal ko yan guys. Sasampulan kayo, kulang kayo ng isa. So, tanggalin na natin to kasi namuksan natin. Hmm. 200 ml. Wala kasi ako nung takalaan guys. Ito lang yung tinatakalan ko. Yan. Guys, kailangan natin siyang salain kasi may mga dumi, may mga cracked eggs, yun. Nasasala siya. Pero isang salaan lang. May iba kasi maraming salap, pero sa akin isang salaan lang. Medyo mahirap lang itong takay, ano ko. Kasi hindi makita, eh, dapat maganda talagang cup na ano. Yan guys, tapos ilalagay naman natin siya dito. Yan. O, diba? 200 ml yan, guys. 200 ml. Tapos, lagyan naman natin siya ng... Lagyan naman natin siya ng foil. Same procedure pa rin, guys, dun sa nauna kong video. Yan. Next, ito naman, guys. Ito, malaking lianera to, guys, ha. Kaya, nasa 300 ml yata ito, pero tingnan natin ngayon. Kasi yan yung mga sukat. Pag malaki kasi, syempre, iba na rin yung presyo. Yan guys, alam mo, nagbebenta ko yan ng 75 pesos. Malaki rin yung tubo nito guys, basta ano lang. Yung tutukan mo lang talaga. Ako kasi guys, may baby na, kaya medyo nahirapan na ako mag-ano. Tapos nag-pandemic, yung tumigil na ako. Wala na yung customer ko, nawalan na ng trabaho. Ito guys, kasi malaking ano to, lianera. Tingnan natin yung, o, oh, yan, 300 ml. Yan. Pagkabisado niya siya guys, ang yung bango niya, alam na alam, amoy niyo palang masarap na. Yan. Yan guys ha. Tapos, balikan ulit din natin ha. Oil. Ito naman guys, meron din talaga akong maliliit. Cute, 'di ba? Ano lang 'yan, 100 ml. Ang hirap ng takalan ko guys, no? Grabe, no? Yeah.
Ayun. O, diba guys? Kaliit-liit lang yan, pero 100 ml yan. Kalupin naman din natin siya, ay, takpan. Kalupin na. Ayan. Guys, napakadali lang. So, guys, ito na. Tapos na tayo maglagay sa llanera. Isasalang na po natin. O, ayan. Pero bago ang lahat, itingnan natin kung marami pa bang uling. Ayan. Oh, dadagdag tayo. Ito lang yung hassle dito, guys. Pero, carry naman. Ayan. Hassle siya kasi magdadagdag pa tayo ng uling. Ayan, maglalagay. O, tapos, check talaga natin lagi kung may laman pa siya. Kasi mamaya, wala na parang laman. Hindi maganda yung result ng luto natin. Kaya double check talaga. Pag uling ang gagamitin natin. Ayan. Tapos guys, dahil kulong-kulo na rin yung aking ano, okay. Yeah. Ayan. So, okay yan siya. Oh, ito guys, mainit na rin to. Kulong-kulo na to siya kanina. Ayan. Pwede na natin siyang isalang. Okay lang din siya. Hindi kulong-kulo. Basta super init na talaga siya. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan. Tapos, ito na ang ano nito guys, kailangan pa natin magpaypay. Ayan, isang oras guys ang antay natin, uurasan natin to 1 hour. Tapos, check natin kung luto na siya. Ayan, madali na lang. So guys, ito na, tingnan na natin kung luto na. Kasi mga naamoy ko guys, bumabango na. Pero wala pa siyang isang oras. Siguro dahil ang uling is sobrang mainit. Kaya, wala pang isang oras. Actually guys, mga 45 minutes, maluto na siya, basta kulo. Pero, pagdating sa man sa super kalan is, 1 hour talaga ang ano ko. So guys, tingnan na natin. Gamitan ulit natin siya ng pospor. Ayan, pospor. Kapag wala nang dumidikit guys, ibig sabihin luto na siya. Tsaka, maaamoy na talaga siya dun sa sarap. O, ayan ang tsura niyo guys. So guys, luto na siya. Wala na dumidikit. Pwede na natin hinihin. Ito na yung... Ayan na. Hahanguin na natin. Hinango ko na. Lalagay na natin sa plato. Medyo mainit lang to guys, kaya ingat-ingat. Yan. So, ganito guys yung itsura niya. O, oh, yan. Maaamoy mo rin siya guys, mabango. Masarap ng kainin. Tcharam! O, oh, diba guys? Ang ganda. Gawa, niluto sa uling. O, oh, diba guys? Tingnan. Sige. So, guys, ayan. Tingnan naman natin. Pwede mo siyang ilagay dito, guys, ha? Ayan. Pwede rin dito. Microwaveable yan. Pambenta na yan. 75 pesos na yan, guys. Nibenta ko. Tapos, itry naman natin itong isang bilog para makita nyo naman yung round ko. Diba guys, ang ganda. Alam mo guys, pag nakakabuo ako nito, yung ano, ang ganda, ang sarap sa pakiramdam, yung na-perfect ko siya. Oo. Pero alam mo, kahit sanay na ako nitong gumawa, medyo syempre, pag hindi ako inspired gumawa, palpak pa rin. Kahit na kabisado ko na siyang gawin. Basta hindi kayo yung, ano ba, yung parang napipilitan lang. Kaya ang ano ko talaga is dapat happy. Alam mo yun, yung masaya kang ginagawa, masaya kang nagluluto. Oo, di ba? Ooh, yummy! So, guys, sana may natutunan kayo sa videong ito.
Don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell button, then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Bye-bye!